Hello mga kabiyak, welcome to my channel. My name is Jude, isa po akong Eagle Riders. Today, gagawa po tayo ng short review and feedback about po sa Level 3 helmet by Brixton Marketing. Gusto ko lang po pasalamatan yung Brixton Marketing kay Sir Miguel sa binigay po nilang opportunity na maging major sponsor ko po sa lahat po ng endurance event na sinasalihan ko. Maraming salamat po Brixton Marketing and more power po. God bless po. So, let's start guys. Gagawa tayo ng reviews about Level 3 and Soul helmet. So, here's my Level 3 helmet. Fast and Furious helmet na ginamit ko sa South Loop Endurance Challenge. The 1,100 km Manila to Bicol, and then going back to Manila. So, this year lang yun, 2019. Okay guys, here's my Fast and Furious. Ayan. Level 3 helmet. Gawa siya sa Japan. So, kaya mamamake sure natin the quality. Andun yung quality and then standard. So, ito yung outer shell niya. Mapapansin nyo, very solid. Sa lahat ng part, yan. Sa pag-avail kasi ng helmet, unang-una mo talaga yung check yung outer shell. Huwag tayo magpapadala lang sa design kasi maraming mga substandard helmet na naglabasan ngayon ang gaganda ng design din pagdating sa quality sablay. So, itong Level 3 mapapansin nyo napaka-forma na. Tapos quality pa siya. Ayan, yung outer shell niya talagang solid. Actually, meron nga nilabas si Brixton Marketing na video na about Level 3 helmet na hinampas na sa pader at binagsakan ng malaking bato. Hindi siya nadurog. So, nagkaroon na siya ng mga scratches. Normally naman yun eh. So, eto guys. Doon tayo sa aerodynamic. Eto yung style ni Brixton Marketing sa Level 3. Aerodynamic yung design niya sa harap. Mapapansin mo naka-V-shape siya. Air induction, andon. Meron siyang ani na pasukan ng hangin dito sa chin. So, meron din siya sa taas. Ito original yung air induction niya. Normally kasi may mga helmet na design lang air induction. Talagang walang pumapasok na hangin. Kaya pag suot mo siya, hindi siya mainit habang tumatakbo. Meron at meron talagang pumapasok na hangin. Yan. Then, naka UV ray na rin siya. UV ray lens. Ito yung bagong labas ng Brixton Marketing na mga lens ng Level 3. UV ray protection na siya. The rainbow type lens. Ayan. Doon tayo sa viewing pag suot mo siya. Yung viewing niya malaki. So, talagang pag suot mo siya, malaki yung range ng area ng viewing mo, makikita mo. Kasi may mga helmet din na pagdating sa viewing, maliit yung viewing. Kaya pag yung mga nasa side, hindi mo nakikita. So, etong lens niya, the rainbow type, yung UV ray, actually wala siyang grado, tapos sobrang linaw niya. Napakaganda niyang gamitin, lalong-lalo na sa morning, lalo na sa tanghali. Kasi yung UV ray ng araw, talagang binablock niya. So, hindi siya masakit sa mata. And then, pagdating naman sa gabi, basta malakas lang yung ilaw mo, then may street light, makakita ka naman sa dito sa rainbow type niya. Available din yung mga clear lens sa yung smoke lens sa ano nila, sa store nila. So, itong Fast and Furious ko is ano siya? Dual visor. Ayun. Meron pa siyang sun visor. Kasi former to naka clear lens. Ginagamit ko yung sun visor pag tanghali. So, since ngayon, naka UV protection na, hindi ko na siya nagagamit. Yan, okay. Pagdating sa foam, makikita niyo yung foam niya, makapal. Very comfortable pag suot mo siya. And then, quick release na rin siya. Yung quick release niya. So, pagdating niya naman sa weight, normal lang yung weight niya, hindi siya mabigat. Hindi rin naman siya sobrang gaan. Gawa nga kasi nung sa outer layer niya, talagang solid.
Meron kasi mga helmet na masakit sa leeg, nakakangawit pagdating sa long ride. See, imagine 1,100 kilometer na tapos ko yung challenge in 22 hours na hindi sumakit yung leeg ko. Talagang komportable ako habang suot ko siya. Tapos kasi may mga helmet na nag-blurred. Once na merong hindi maganda yung panahon, yung rain, ulan, hangin, malalakas na hangin. So, ito yung naging protection ko sa ulo. As you can see, meron siyang spoiler. Itong spoiler ko is DIY lang to. Gawa siya sa plastic folder. Ayan, ginawa ko ng design, konting cuttings, and then meron siya, pinandikit ko yung 3M. Double adhesive tape. So, here's my Lev3 helmet by Bridgestone Marketing, and makikita niyo po yung pangalan kasi major sponsor ko po siya sa lahat po ng endurance event na sinasalihan ko. So, ito pa po yung isang helmet na in-sponsored po ni Bridgestone Marketing, the Soul helmet. Nag-originate po siya sa ibang bansa. Talagang kilala rin po siya sa ibang bansa. So, ito po yung Soul helmet. Ayan. The view wings andon, malaki. Rear lens, single visor helmet. So, the foam. Ayan. Very comfortable yung foam po niya. Outer shell, solid. And then, yung log niya. Ayan. Viewer po pala tayo sa mga nagkalat na fake helmet. Lalong-lalo na po yung Lev3. Nagkalat po ngayon na marami pong peke na lumalabas. So, once po na mag-a-avail tayo ng Lev3 helmet para po makasigurado tayo, visit na lang po kayo sa store ni Bridgestone Marketing. Located po siya sa number 19 Victoneta Townhomes, Muñoz, sa Quezon City po. So, unang-unang nyo kong hahanapin para po mag-a-avail kayo ng Lev3 helmet or the Soul helmet is yung warranty card. Kasi sa dami po ng naglabasan po po yung Lev3 ngayon, wala pong, yung iba pong mga peke, wala pong warranty card. Sa Brixton Marketing, bibigyan po ko ng warranty card. Insurance po yon na once po na na-damage yung Lev3 nyo, nagkaroon ng scratches, pwede nyo pong dalhin sa kanila. Basta po, over pa po siya ng warranty. I-assess po nila yon kung to replace po yung model or to repair. Kasi nagre-refer din sila. So, eto, binigyan po nila ako ng 3 pieces na lens, the clear lens para po sa Fast and Furious ko, nagagamitin ko. Yan. Clear lens. Yan. Meron po ako yung silver lens. Ayan. Napakabay po talaga ng Bridgestone Marketing. Binigay po nila sa akin. So, meron pa akong smoke lens. Eto lang kasi yung pinaka-favorite ko talaga, yung rainbow na UV ray. Actually, itong ano nila, silver lens nila, naka UV ray protection din po ito. Itong silver nila. Ayan. So, itong Lev3 ko, sa lahat po ng helmet ko, ito yung isa sa mga favorite kong gamitin. Daily rides, normal rides, group rides, kasama yung mga tropa, charity rides, yan po. Kasi, very comfortable po ako. Saka, napaka forma po talaga niya. Ngayon po, ito yung inal po nilang model na The Midnight Black ng Bridgestone Marketing. So, bumagay siya sa safety gear ko kasi all black. Since yung motor ko is black din. And then, rider din black. Okay. Kung makikita nyo guys, meron pa ako isang box dito. Ito rin po yung isa sa mga sponsor po ni Bridgestone Marketing para po sa nalalapit po nating laban sa Mangyan. Gagamitin ko po ito sa Mangyan Endurance na gaganapin po sa December 13 sa Mindoro. So ito po yung isa sa mga bago nilang design, bago po nilang labas, isa sa mga high-end. Napakabay po ni Bridgestone, binigay po nila sa atin to at pinagamit po nila sa atin to ng libre. So ito guys, tsaka ayan, kung mapapansin nyo, meron pa siyang sticker. Ito yung bagong labas na Lev3 helmet
by Blickstone Marketing, the Krypton X model. Yan, isa sa mga high-end nila ngayon na ipapagamit sa atin para sa endurance natin. So, same with my Passing of Furious, dual visor din siya. Yan, hindi ko pa siya nagagamit kasi gagamitin ko siya sa during event na talaga. Passing of Furious, ayan, same siya sa Passing of Furious ko. Dual visor, clear lens, outer shell, okay. Solid na solid. Then, air induction niya, yan, sa chin. Then, sa taas. Saka meron na siyang spoiler. Ayan, na naka-install. And then, pagdating sa foam, ito po talaga, pinaka nagustuhan ko dito. Yung foam niya, na talagang sobrang fit po. Napakalambot. Ayan, kung mapapansin nyo, meron pa siyang tag. Ayan, naka-quick release din po siya. Ayan. Napakaganda po ng interior niya. Ito po yung next natin gagawa ng reviews pagtapos po nung mangyan endurance natin. So far, kung mapapansin niyo po, medyo mas malaki yung mas malaki po yung size po niya. Actually, medium lang po ito eh. Medium size lang. And then, itong Passing of Furious ko is XL. XL. Yes, XL. So, makikita mo yung outer niya. Yung difference. Malaki. Ito po yung bagong model nila ngayon. Isa po sa mga high-end po ng Lev 3. Ayan. Sa weight po, kung ano niyo po yung weight niya, mas magaan po itong high-end. Unlike po dito sa Passing of Furious ko. So, guys, maraming salamat sa panonood. Abangan po natin yung next review natin about Lev 3, the Krypton X model po. Yan. Sa mga co-rider ko po na bumabiyahe rin sa araw-araw, better to mag-ano po tayo, mag-invest po tayo ng safety gear. Huwag po natin isaalang-alang yung safety natin. So, sa madaling salita, huwag po natin tituloy. Actually, si Lev 3 is a budget-friendly helmet. So, hindi naman siya nag-range ng ganung kamahal. And then, sobrang quality pa. Kaya sa mga naghahanap po ng helmet, na standard helmet, punta lang po kayo sa Brixton Marketing, located at number 19, Victoneta Townhomes, Muñoz, Quezon City. Pwede niyo pong i-avail yung helmet doon ng installment or cash. Ayun, sobrang bait po ng mga staff. Talagang i-assist po kayo. So, meron pang warranty card na pwede niyo pong gamitin once po yung helmet niyo is na-damage. I-assist po nila yan or to replace or to repair. Tapos kung may mga missing part, may mga parts naman puro na ma-avail din po natin. Ayun lang po. Maraming salamat po. Thank you and good night.